Magandang umaga sa inyo mga buddy. Isa na namang reaction video yung ating gagawin. At itong video na to ay para sa Fivox. Pero bago natin talakayin yung gusto kong iparating sa Fivox, ay tingnan natin kung ano na yung update dito sa Taal Volcano. So today is November 17. Nakapagtala ang Fivox sa loob ng 24 hours ng isang volcanic earthquake dito nga sa Taal. At nagkaroon din ng low thermal anomaly ang Merova na na-detect kahapon, November 16, bandang alas 5 ng hapon, ng 4 megawatts. So medyo may activity si Taal. At hindi naman nawawalan talaga. Medyo ano lang, minsan makikita natin yung mga volcanic earthquakes ay nag-i-increase. Minsan naman wala. Minsan naman walang low thermal anomaly na nangyayari. So ganun ang sitwasyon ni Taal Volcano ngayon. At kamakailan nga ay may nangyaring pag-usok dito sa may baba, malapit sa Daang Kastila, na nakaharap dito sa may Talisay. So ang paliwanag naman ng Fivox ay dahil sa bagyong si Ulysses, sumipsip yung tubig sa ilalim at naabot nga itong mainit na parte, itong magma. Kaya nagkaroon ng pagtaas ng usok. Ayon sa nakita kong isang cross-section dito sa Google ng Taal Lake, ito pala ay may iba't ibang magma chamber. Yung magma chamber na malapit sa Daang Kastila ay naabot nga nitong tubig. So itong nakikita nyo ito, yan yung cross-section niya. Then kahapon nagkaroon ng isang post yung isang netizen from Barangay Bangin, San Nicolas, na kung saan ay makikita yung pag-usok ng gitak at maraming nangamba. Bakit ganito? Ito yung tinatawag na magma diking. So yung magma diking mga buddy, yun yung pagtaas ng magma, pero hindi po dapat natin ipag-alala yon ayon nga dito kaya may GeoWorld, dahil ito ay nasa 6 kilometers ang lalim at hindi lalabas dyan ang magma dun sa mga gitak na yan. Okay, banggitin natin yung sinabi ni may GeoWorld. This is a case of magma diking sa shallow layer ng fault line na nariyan, however, nasa around 6 kilometers. So napakalalim pa po yan at posibleng may underground reservoir ng tubig ang itaas ng dike, kaya nainit nito ang tubig at nakulo. So yon, ibig sabihin yung magma dito dumaan, then meron dito hydrothermal na reservoir na tinatawag. So dahil nga medyo malapit itong daanan ng magma, may papakulo niya yung tubig dito sa may hydrothermal reservoir, at yun ang magki-create ng usok pa itaas. Yun ang nakita ngayon ng mga taga Barangay Bangin. Pero hindi naman daw dapat ito pag-alala ng mga tao doon. Ang nakakatakot yung mga malapit dun sa sinkhole. Okay, madako tayo sa Fivox. So November 13, 4 days ago, may ipinost ako dito sa Taal Volcano News Update Group na poll. So ang sinabi ko dito, mga ka-TVNU, satisfied ba kayo sa mga info na ibinibigay ng Fivox tungkol sa ating Bulkang Taal? O parang nakukulangan pa kayo at marami pa kayong gustong malaman na impormasyon? So ang sumagot ng nakukulangan sila ay nasa 666 na. At itong mga satisfied sa performance ng Fivox ay 80. So napakalaki ng diferensya. So ibig sabihin, mayroong talaga nakapansin na kulang yung ginagawa ng Fivox. Basahin natin ang ilang mga comments ng mga netizen. Ayon dito kay Felisa Mayuga, Fivox need full details. Explain fully the details. Dito naman sa isa, kulang na kulang, parang nung January lang din, yung walang update sa amin. Pag Fivox lang inasahan at tayo mismo ay makikiramdam, kapahamakan ay mauulit at mauulit lang din. Maging alerto at handa sa bawat sandali. Then dito naman, ang sabi ni Isabella Cabrera, ang mga tauhan sa Fivox ay dumidepende lamang sa mga equipment nila. Hindi sila manghuhula para maibigay ang mga impormasyon na nais ng lahat. Kung ano lang ang datos na nakukuha nila, ay siya lamang ang ibinabahagi sa atin. Kung nakukulangan man tayo, sa tingin nyo, ba ano ang manaramdaman nila? Gusto rin nila malaman talaga ang kalagayan Taal, ngunit kung ano lang meron sila, doon sila magbabase. Tandaan po natin, walang nakakaalam kung kailan sasabog o kung sasabog nga ba, at dapat natin gawin ay magdasal sa Panginoon. Sabi naman dito ni Carol Ramos, kung pwede po sa Tagalog pagpapaliwanag nila, salamat po sa pangunawa. Don't bash my opinion, sa akin lang po dapat may transparency. Kung negative ang nakikita, dapat sabihin sa mga tao para aware kami sa dapat gawin. Huwag isipin na baka matakot ang mga tao at magpanik kaysa maulit ang January 12 eruption. That's my opinion. Yan ang sabi ni Neri S. Bragas. Ang sabi naman ni Clement Buan, oo nga, kulang sila sa update. Minsan late pa. Ito namang sabi ni Sanchez Noraline, ito po sa akin. Ready na po ako mabas para po sa akin. Pakidetail naman po na maayos para maunawaan po na lahat. Hindi naman po kami mga tituladong tao. Pwede kaya po Tagalog na lang. Isa po akong... ano po yung na-detect nila, sabihin po ng maayos,
Hindi po natatakot sila, baka magpanik ang mga tao. Mas okay po na kung ano talaga ang katotohanan, edi sabihin po nila at maunawaan naman po ng tao. Pero ako naman po ay salute sa inyong lahat ng mga taga-Feebox, katagaan at kasipagan niyo po upang mapagsilbihan kaming lahat. Salamat po. Okay, so yan po yung mga ilang komento ng ating mga netizens sa ating ginawang poll. Bakit ko ba ito ginagawa, mga buddy? So ito yung mensahe ko sa Feebox. Napag-alaman ko kasi na bago pumutok ang Bulkang Taal noong January 12, may nag-aabiso na from international communities, itong mga experts, na ilang araw lang ay maaaring ang magkaroon ng volcanic crisis sa Pilipinas. Ito nga ay yung kay Taal. Ipinaalam ito sa Feebox na bigla tayo noong January 12. So dapat ilang araw bago nangyari yon ay nagkaroon na ng evacuation. At para sa mga tao naman, kung pinapalikas na kayo ng Feebox, mangyari pong sumunod na lang kayo at huwag maging piloso po. Sana maging transparent tayo sa pagbibigay ng impormasyon, maging proactive tayo. Kasi dun sa nangyari noong January 12, mukhang reactive tayo eh. Saka tayo kumilos nung nakita natin na meron ng activity na malala itong si Taal. Alam ko naman na minomonitor ng Feebox, ha. In fairness sa Feebox, ginagawa naman nila na yung pagmumonitor sa mga bulkan, lalo na sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas, at lalong-lalo na nga dito kay Taal. Pero parang hindi sapat yung mga pagbibigay nila ng impormasyon at medyo nagiging reactive nga lang sila. So nakikita ko naman yung mga info drive sa kanilang Facebook page tungkol nga sa mga tsunami, sa mga paglindol, sa mga pagputok ng bulkan. Pero hindi lahat ng tao ay may access sa internet. Siguro mas maganda, suggestion ko, lalong-lalo na dun sa mga barangay na apektado noong pagputok ng bulkan, bakit hindi kaya magkaroon sila ng info drive katulong itong mga LGU, yung maipaliwanag in layman's term, yung maiintindihan ng mga tao, yung tungkol sa Taal. Kasi sa report nila, araw-araw, dun sa pinapalabas nilang bulletin, nandun na yung volcanic earthquakes, nandun na kung ilang metro yung taas nung pag-usok or ano yung mga hindi dapat gawin. Pero mas maganda siguro yung may awareness, bawat barangay magkaroon sila ng info drive, lalo-lalo na dito sa part ng Bilibinwang, sa Banyaga, basta yung along the Taal Lake. Yun ang suggestion ko. Kahit na nga nakaputok na itong si Bulkan, hindi natin pwedeng alisin sa ating isipan na baka may kasunod pa ito sa mga updates sa kanya nga ng Feebox. Hanggang ngayon eh, alert level 1 pa rin siya. So bakit hindi pa siya bumababa? Ibig sabihin, patuloy pa rin yung activity. Mas maganda siguro, busugin natin yung mga tao ng paalala, busugin natin ng kaalaman tungkol sa mga nangyayari. Hindi lang yung basta makapag-report tayo ng ganito o ang volcanic earthquake sa isang araw, ganito kataas yung pag-usok na ginawa ni Taal. Hindi lang ganun. Subukan natin na mag-reach out tayo dun sa mga tao, dun sa mga apektadong lugar. O kamakailan, naglabasan yung mga madaming sinkholes sa Barangay Lagili, sa may San Nicolas, marami pang iba. At may mga bahay talaga na nasira na. Siguro nagkaroon na rin ng advisory itong mga Feebox. Kasi hindi na pwede talagang tirahin yung mga bahay na nandyan. At napakadelikado. Kaya ko ito sinasabi kasi ayoko na mangyari uli yung nangyari noong January 12. Wag po natin iralin yung ating ego. Mas mahalaga po yung buhay ng tao sa totoo lang. Kaya habang may panahon pa, gawin natin ng ayos ang trabaho natin. Hindi ko sinasabing natutulog kayo sa pansitan, Feebox. Ang gusto ko lang talagang iparating ay sana mas magkaroon pa kayo ng effort na maiparating sa mga tao yung totoong kalagayan ni Taal. Ipaliwanag ninyo ng isa-isa. Sinabi nyo nga na ang worst case scenario ng Taal Volcano ay yung nangyari noong 1754. Okay, this map is the worst case scenario map, which is typical of the 1754 eruption. We have considered various eruption centers on the volcano island, and based on the mapping that we have conducted for the 1754 deposit, we came out with the hazard map for basards or the pyroclastic density currents, which involved the horizontally moving, very high speed cloud of ashes, rocks, and gases. Activity returned to the main crater on August 1749, and it was remembered for being particularly violent. Meron siyang volcanic explosivity index na 4, with eruptions continuing until 1753. Then came the Great 200-day eruption of 1754. Ito daw yung Taal Volcano's greatest recorded eruption, which lasted from May 15 to December 12. The eruption caused the relocation of the towns of Tanawan, Taal, Lipa, and Sala. The Pansipit River was blocked, causing the water level in the lake to rise. Father
Ben Cuchillo stated that of Taal, nothing was left except the walls of the church and convent. Everything was buried beneath of layer of stones, mud, and ashes. So gusto nyo ba na mangyari yan muli? Ito na yung worst case scenario. Kaya ang pinaka the best na pwedeng gawin, busugin talaga ang tao sa impormasyon. Info drive, kung pwede na magbarabarangay kayo, ipaliwanag na ganito at abisuhan sila, lalo na yung mga nakatira malapit sa sinkhole na umalis na kayo dyan or lumipat kayo ng tirahan na malayo dyan sa may mga sinkhole. Kasi hindi lahat talaga may access sa internet. Yun yung point ko dun. Sana wag nyong masamain ito, Fivox. Maging proactive po tayo. Maraming buhay ang nakasalalay. Maraming buhay ang pwedeng mawala. Alam ko napakatatalino ng mga tao dyan sa Fivox. Pero mas maganda kasi na yung kaalaman natin ay ilatag natin sa lahat ng tao. Ilatag natin, ibigay natin ng buo. Huwag tayong magkaroon ng sikreto kung ano ba talaga ang kalagayan ni Taal. Huwag natin gawing maliit na issue ito. Kapag dumating yung point na nandyan na, kaorasan na, sigurado kayo na naman nasisisihin. Eh bakit kasi hindi nag-abiso ng maaga? Bakit ano? Ilang days before ng January 12, alam na ng mga eksperto sa ibang bansa, at ito'y base sa research ko, mga buddy, alam na nila na may mangyayari nga dito sa Taal. Kaya ako ginawa itong video na to para sana kahit papano ay may parating natin. Ayokong mangyayari na maraming magbubuwis ng buhay dahil nga lang sa kapabayaan, dahil sa hindi naging proactive itong ahensya na to. Kaya ako bilang isang ordinaryong mamamayan, isang Batanggenyo, sa aking maliit na paraan ay may parating kung ano man yung aking opinion, kung ano yung aking na pag-alaman sa mga bagay na to. Sana mapanood ito ng Fivox. Sa dami ng mga impormasyon na ating nakakalap araw-araw dahil nga sa internet, nagliliwanag sa atin kung ano talaga yung patutunguhan nitong vulkan. At hindi maganda. Imposible na hindi na ito puputok. Imposible na ito ay mananahimik na lamang. Darating at darating ang panahon na ito ay muling gigising. So kagaya nung nangyari noong 1754 na kung saan nga ay doon natabunan yung Pacific River, kaya lumit ito. At yun din ang dahilan kung bakit nagkaroon na maraming sinkholes. So ipinaliwanag natin yan doon sa isa nating video. Kung hindi nyo pa napanood, panoodin nyo para mas malinaw sa inyo. Fivox, kaagapin nyo ako sa inyong ginagawa. Pero mas maganda kung medyo dadagdagan nyo pa yung effort ninyo at maiparating sa mga tao yung talagang totoong kalagayan ni Taal. Maipaliwanag na maiintindihan nila. Kasi kagaya ng inuulit-ulit ko sa video na to, hindi lahat may access sa internet. Hindi lahat may cellphone na pwede nilang basahin kung anong nangyayari sa Taal Volcano araw-araw. Mas maganda pa rin yung traditional na paraan na kung saan ay tinitipon yung mga tao at pag-uusapan yung mga problemang kakaharapin nila kung sakali man, at busugin sila ng kaalaman upang sa ganun ay pag dumating yung time na yon or bago dumating yung time na yon, handa na sila. Maraming salamat. Ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.